Ang mga talaandig ay naninirahan sa bulubundukin ng Kitanglad sa lalawigan ng Bukidnon. Ang kanilang buhay ay kaugnay ng kagubatan. Dahil sa matinding pagkawala ng mga punong kahoy nitong ikadalawampung siglo, halos 20% na lamang ang natirang kagubatan sa Bukidnon. Nung pumasok yung laging noong araw, inubos yung mga puno sa gubat. Nabawasan yung pinanggalingan ng kaalaman ng aming mga kabataan. Kahit ngayon, dalhin namin sa gubat aming mga kabataan, maraming ng bagay ang wala doon na hindi nila malalaman na dapat malaman nila dahil kaugnay sa mga kaalaman na iniwan ng mga ninuno. Kaya ako, talagang naramdaman ko yung kung gaano yung mga dapat na pakinabangan sana ng mga kabataan namin ngayon na wala na sa kanila. Nanganib ang buhay at kultura ng mga talaandig. Noong 1976, ay itinatag ng mga nakatatandang pinuno ang Talaandig School for Living Tradition sa Barangay Sungko, Lantapan. Nagtayo sila ng tulugan o communal house upang maging kanlungan ng mga naglalahong tradisyon. Ito yung loob ng aming School of Living Traditions. Dito mga bata, kabataan, umuupo at nakikinig sa mga elders namin. Binubuhay natin dito ang mga tribal musical instruments, yung mga kubing, yung pulala, yung katyapi, dayuday, tsaka mga sayaw, at tsaka mga awitin ng talaandig. Tapos pati rin mga tambol. Halimbawa, ito yung isa sa mga tambol na nagawa dito. Muling inawit ng mga nakatatanda ang kanilang mga epiko. Nagturo ang mga dalubhasa ng paghahabi, ng pagbuburda, at ng tradisyonal na musika at sayaw. Isang landmark na mayroong nagaganap na living tradition dito. Kasi hindi naman araw-araw ang mga elders umakyat dyan sa school na yan sa loob para magturo ng mga bata. Ang challenge lang doon ay dapat isa sa buhay nila kung ano yung buhay bilang pagpreserba ng kultura. Halimbawa, dito sa amin, sa araw-araw, ang mga kabataan ay gumagawa siya ng musical instruments. Itinaguyod ang mga espiritual na gawi, ang likas na pag-iingat sa kalusugan, at ang katutubong paglunas at mga gamot. Ipinamulat sa kabataan ang pangangalaga sa kapaligiran at ang gampanin ng tradisyonal na pamumuno. Bata man o matanda ay nakapagpinta gamit ang putik mula sa lupa ng ninuno. So makita natin dito ang kahalagahan ng lupa. Hindi lang bilang isang teritoryo kundi bilang isang medium para tayo ay makapagpakita ng kagandahan ng ating kultura. So yung pamamahala, yung governance ng katutubo ay nakaugnay sa lupa, sa isang teritoryo. Yung identity is natatangi yun sa bawat katutubo. Pag nawala yun, parang nawala na rin ang mga katutubo. Sa pagtitibay ng katutubong karapatan sa lipunan, kabuhayan at kultura,
At para sa pagtitiyak na makakaya ng susunod na henerasyon ang mabilis na pagbabago at globalisasyon, ipinagkakaloob ang Gawad CCP para sa Sining, Gawaing Pangkultura, ngayong 17 ng Setyembre, taong 2015, sa Talaandig School for Living Tradition.